Okay guys, so dire-diretso na tayo sa my second video, and kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan sa my channel natin. And yung pag-usapan natin ngayon, of course, stock update doon tayo ulit. Same list. Ayan. Let's start with SEC. Shoutout po sa mga viewers, mga nag-comment guys. Maraming salamat po sa walang sawang ano, yung support sa atin ano, sa munting channel natin guys. Ayan. So, ngayon, kaya ano ba nangyari for SEC? So, of course, bumalik na sa may support. So, ito yung pinaka ano dito, no? Crucial part. Kung mag-hold, no? Of course, much better yun. Pero kung ano yan, mag-print ang lower low, mas magandang opportunity kasi yun nga, mas mababa. No? Yung kanyang magiging price. So for now, nakaabang naman dito yung trend line natin since 2023 yan. Of course, pwede malaglag yan as low as 30. Ayan. Of course, para mag-touch dun sa may trend line natin. So overall, ayan, medyo bearish for now. And for me, so as long as na wala pa tayong breakout, ano? Ay sa may trend line natin in as well sa may loob ng triangle itself, no? Let's start. Ayan, isunod na natin yun at DMC. Ayan, so for DMCI weekly guys, course nalaglag ni, no? Ayun no. Nalaglag na doon. At nangyari na 'yung sinabi natin. So ngayon, crucial 'to, guys. Ayun kasi let's see ano, ayun no. Mo, 'di ba nalaglag eh. 'Yun ang sinasabi natin kasi trend line niya 'to. Since 2021 'yan. And it's very evident, guys, na this is very crucial part, ano? Yung price na to, na kung saan, eh, talagang pwede tayong mag-rally ng sagad for this one, no? So, yun nga lang, dapat mag-hold. If hindi kasi mag-hold dyan, medyo red flag, ano? Ayan. So, tignan natin kung ano yung magiging, ano natin dito. Set up natin sa mga susunod. Kasi andun na yun. So, may sinabi natin. LTG. Check. Weekly chart. So, sa weekly. Of course, andun pa rin, guys. Ayun, no? Medyo malagkit yung itsura, no? So, sa ngayon, ang kailangan nating confluence dito, mag-breakout sa may 10.6 pataas. Ayan. So hangga't walang breakout doon, still eh baka magtagal pa tayo dito, ano? Ranging 'to, guys, eh. Ayun, no? Ranging siya. So confirmation yung breakout niya for this one. Next natin TEL. Okay. So for TEL nalaglag na 'to, eh. So may support tayo, no? 1350. As of now, nasa 1340. Let's see, guys, kung magkakaroon tayo ng bounce play dito sa area na to. Pero, of course, i-consider natin yung kanyang big picture. May chance kasi na, ano to, no? Na possible bumalik dito sa 1150, malapit sa baba, somewhere here sa area na to, no? Since nalaglag nga dun sa may 200. And remember, guys, ganun yung setup ni, ayun, no? Nalaglag, then bumalik. So it means even na ano tayo dito, magkaroon tayo ng retest, magbounce yan, kung di naman makakapanik sa may taas ng 200. So, still bearish pa rin yan. Kasi, retest pa lang naman yun, eh.
ang possible na mangyari, no, na bounce plane na sinasabi natin. Ayan. So overall, so yun po yung mismong inaabangan natin for TEL. And sana lang mag-hold, ano? Mag-hold sana. Ayan, para hindi na bumalik dun sa may support. Next natin, ALI. So, dito rin, medyo nagiging red flag na din siya. Pero, of course, meron na tayong ano dito eh, cheat sheet, no? Na kung saan, may hint na tayo kung saan possible yung worst case na puntahan ng price. Since ranging siya. Channel to, guys. Ayan, no? Ayan. So, it means, somewhere here, malapit sa 27. Malapit dun, guys. No? Ayan. And of course, yung confirmation, pagka hindi po nakapanik dun sa may taas ng 200. So, sa ngayon, mukhang yun yung talagang binabagtas na tong ano natin eh, chart. And as well dito, guys. Oh. So, alas nag-retest, pero nag-print ng red candlestick. Means bearish yan, yung setup na ganyan. For ALI. Ayan. Then yung last, of course, Globe. Ayan, so sa weekly chart, nandun na rin sa may baba ng 200. So almost the same, ano, pare-pare sila ng setup. Since, ano na kasi ito, nag-rally na. Ayan, no? So yung support, somewhere here sa 2050, 2060. Lapit dun, guys. Ayan yung sa may big picture natin. Para magkaroon lang tayo ng hint. So, saan pwedeng bumalik. So, I think, for me, kung titignan ko to, in my opinion, ang worst case dito, guys. Ayan sa 17. Pwedeng bumalik dyan. Based dito sa may itsura niya ngayon, ano? Ayan, o. So, pwede dun, eh. No? And sa daily chart, check natin. Yung 200, medyo malapit na dun sa may price. Let's see, guys. Maybe, mauntog muna dun. Okay, tapos magkaroon tayo ng bounce play for this one. Okay, Globe. No? And so far, and kasi kahapon, medyo malapit pa sa may ano eh. Sa may support, ano, pero hindi nag-hold. Eh, ay, no? Biglang bagsak. So, it means lower low na to eh. Lower height, lower low, it means bearish. Ayan. So, sa part na to, bearish. No? And I think, okay, tapos sa ba tayo? Medyo mabilis tayo ngayon, ano? So, ipasilip lang natin yung ito. Crypto. Just in case lang, ano, na nagkikripto kayo. So, yung Bitcoin, $88,000 na, guys. Isang Bitcoin. So, grabe, no? From 70 to 88. Real quick yung definition na to, guys. Sobrang solid nung rally, no? Ayan. Kaya, I think, in my opinion, sa mga susunod na buwan, guys, yung mga altcoins naman yung magsisiliparan. Ayan. Pero yung iba, yung mga coins na related kay Elon Musk, yung mga coins na related kay Trump at kay Doggy, nagsiliparan na yan, guys. Ayun, no? Doggy. Sobrang solid ng rally na to, no? Suwati natin, na bago tayo mag-end. So, from here, 0.11, spike hanggang dito. 271%. So, yun nga lang yung ano na to, no? Yung drawdown pagka medyo mataas na yung market cap. Medyo limited na yung kanyang price increase. Same din sa stock market, ganun din yun.
Ayan. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.